Umaga na! Bango na! Narito na ang mga todo-todong pagbabalita. Todo-todong pagseserbisyo publiko. Balita! 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 Todong lakas! Mga ulat na masusing kinalap na mga DWIZ Patrol Reporter, Provincial Correspondent at Metro Patrol Volunteers. Sigurado at nangungusap na mga balitang sinulat na mga dekalibreng DWIZ News Writers. Balita! 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 Todo lakas! Napapakinggan sa buong bansa at sa buong mundo gamit ang makabagong radyo. Balita! Balita! Todong lakas! Mula sa DWIZ News Center Manila, narito ang mga maghahatid na mga balitang todo lakas! Balita! 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 Todong lakas! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, November 14, 2022. Kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong araw. Magandang umaga, Pilipinas! Ako po, si Haya Ludovico. At ako naman, si Jelly Mendez. Balita, balita, todong lakas! Narito na ang headline sa Balitang Todong Lakas. Balita, balita, todong lakas! Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. balik bansa na mula sa 4-day ASEAN Summit. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo asahan na bukas. EBBM hinimok si US President Joe Biden na tumulong sa pagpapababa ng langis sa international market. 3 pisong taas presyo sa tinapay ipatutupad bukas. DTI nakikipag-ugnayan sa mga manufacturers hinggil sa SRP ng basic necessities and prime commodities. Panibagong dagdag sahod ng mga manggagawa at tinalakay ng dole. Adjusted mall hours, epektibo na ngayong araw. EOTR magkakaroon ng libreng sakay sa EDSA bus carousel. Sa Ibayong Dagat, 20 patay matapos mahulog sa kanal ang isang minibus sa Egypt. Balitang pampalakasan, Olympian medalist na si Carlo Paalam nag-uwi ng gintong medalya sa Asian Boxing Championship. At sa ating showbiz news, Miss Planet International Organization humingi ng dispensa matapos iurong ang petsa ng kompetisyon. Balita, balita, todong lakas! Magandang umaga ho sa ating mga katodo, sa ating mga OFW, sa iba't ibang panig ng mundo. At syempre, dahil dyan, narito na ang detalye ng mga balita. Unahin muna natin ang lagay ng panahon. Viral pa rin sa Pilipinas ang easterlies o yung hangin na nagmumula sa dagat Pasipiko. Ayon kay PAGASA Weather Specialist Patrick Del Mundo, makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ang ilang bahagi ng Mindanao, partikular na sa Caraga Region, Davao Region at Northern Mindanao. Bunsod yan ng localized thunderstorm at intertropical convergence zone o ang ITCZ. Asahan din ang mga pag-ulan sa Quezon Province, Batangas, Laguna, dulot yan ng localized thunderstorm. Hanging amihan pa rin ang nakakaapekto sa bahagi ng Northern Luzon, kaya asahan ang maulap na kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan, habang magiging maliwalas naman ang panahon dyan sa nalalabing bahagi ng Luzon. Sa ngayon, wala namang binabantayan na sama ng panahon ng PAGASA sa loob yan at labas ng Philippine Area of Responsibility. Maring inaasahang bagyo sa susunod pa na 3 araw, kaya magiging maliwalas ang panahon sa mga susunod pa na araw maliban na lamang sa mga tsansa ng pag-ulan, lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay maglalaro sa 24 hanggang 32 degrees Celsius, habang sisikat naman ang haring araw mamayang 5:56 ng umaga at lulubog naman ito mamayang 5:24 ng hapon. Samantala, balik bansa na si Pangulong Bongbong Marcos matapos dumalo sa 40th at 41st Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Summits sa Phnom Penh, Cambodia. Pasado alas 12 kaninang hating gabi nang dumating si Pangulong Marcos sa Villamor Air Base, Pasay City kasama ang ilang delegado ng Pilipinas. Sa kanyang arrival speech, ibinahagi ng punong ehekutibo ang naging matagumpay at interesanting pagbisita niya sa mga nasabing pulong. Nagbigay-anya ang ASEAN Summit sa kanya at kanyang mga counterpart ng pagkakataon upang ihayag ang kanilang mga posisyon at issue gaya ng food supply at sumisipang presyo ng krudo.
ito. It was quite gratifying to see that there was a very large area of consensus amongst the ASEAN member states. Pare-pareho kasi sa atin, yung food supply, presyo ng fertilizer, presyo ng langis, yun ang inaalala, supply side problems. Parehong-pareho sa atin. Bukod pa dun, nagkakaunawaan lahat ng member states na hindi kaya ng mag-isa. Kailangan magsama-sama, magtulungan. Yan ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Balita, balita, torong lahat! Sa kaugnay na balita, umapala si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mas paigtingin ang pagtutulungan sa pagitan ng Association of Southeast Asian Nations o ang ASEAN at US upang maharap ang mga isyong may kinalaman sa maritime security at transnational crime. Sa kanyang pagharap sa 10th ASEAN-US Summit sa Phnom Penh, Cambodia, iginiit ni Pangulong Marcos ang patuloy na pagtutulungan ng mga ASEAN member para labanan ang ilegal na pangingisda. Nais ding bantayan ng maigi ng Pangulo ang karagatan laban sa pagtataponan o pagtatapon ng basura upang hindi lumala pa ang polusyon sa dagat. Tama naman ito, partner. No? Ipinuri din ng punong ekotipo ang advokasya at ang mga proyekto ng Amerika na sugpuin ang transnational crime, terrorism at human trafficking. Samantala, kanya ring iniling ang pagpapatuloy ng capacity building programs para sa mga law enforcement sa pamamagitan niya ng International Law Enforcement Academy at Senior Officials Meeting on Transnational Crime. Samantala, tiniyak ni Brunei Sultan Hassan al-Bolkiah kay Pangulong Bongbong Marcos ang suporta para mapanatili ang paan ng Pilipinas at Brunei. Ito'y matapos ang ginanap na 40th at 41st ASEAN Summit Bilateral Meeting at Related Summit sa Phnom Penh, Cambodia. Kinilala naman ni Pangulong Marcos ang naging papel ng Brunei sa usapang pangkapayapaan sa Mindanao sa gitna ng COVID-19 pandemic. Ipinagmalaki rin ng punong ehekutibo ang pagkakaroon ng parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa taong 2025. Dahil dito umaasa ang Pangulo na mas magiging produktibo ang autonomous government ng Mindanao. Sa iba pang detalye na mabalita, ito para sa mga motorista sa mga bumibiyahe sa pangunahing kalsada. Kasado na ho bukas ang muling dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Ayon sa ilang kumpanya ng langis, maglalaro sa 75 centavos hanggang piso ang magiging dagdag singil sa presyo yan ng kada litro ng gasolina. Nasa 1 peso at 30 centavos hanggang 1 peso at 50 centavos naman ang magiging dagdag presyo sa kada litro ng kerosene. Samantala, aabot naman sa 25 centavos hanggang 50 centavos ang magiging bawas presyo sa kada litro ng diesel. Nabatid na ito na ang pangalawang sunod na linggo. Karoon ang pagtaas sa presyo ng kerosene at gasolina kung saan posible pa itong magpatuloy hanggang sa buwan ng Disyembre. Ayon kay Attorney Rino Abad, Director yan ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, ang paggalaw sa presyo ng langis ay bunsod pa rin ang patuloy na bakbakan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Banta rin ng pagbabawas ng produksyon ng langis ng mga miyembro ng oil producing exporting countries o ang OPEC at ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo sa bansa. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si U.S. President Joe Biden na tumulong sa pagpapababa ng produktong petrolyo sa international market. Ayon sa punong ehekutibo, dapat umaksyon si U.S. President Biden dahil nakaapekto umano sa global supply ng produkto ng langis ang naging banta ng Amerika na parurusahan ng mga bansang tumutulong sa Russia laban sa Ukraine. Sinabi pa ni PBBM na kailangan magkaroon ng long-term support ang U.S.
para sa energy cooperation. Bukod pa dito, nanawagan din si Pangulong Marcos sa nasabing bansa at mga ASEAN delegates na suportahan ang paglaban sa climate change kung saan maraming bansa ang nakararanas ng matinding tagtuyot at natural disasters. Nabatid na base sa pag-aaral ng mga eksperto, ang Amerika ang pangunahing source ng greenhouse gas emissions na nagiging dahilan para maapektuhan ang mga mahihirap na bansa. Balita, magbabalik po ang himpilang metodong lakas, ang DWIZ. Balita, torong lakas. Sa oras na alas 4.18, nagbabalik po ang himpilang metodong lakas, ang DWIZ. At syempre, kami pa rin po ang inyong tagapagbalita ngayong araw. Ako po si Haya Ludovico. At ako naman si Jelly Mendez. Balita, torong lakas. Sa iba pang detalye ng mga balita, ito ay patutupad na bukas ng Gardenia Bakeries Philippines Incorporated ang 3 pisong taas presyo sa kanilang tinapay, maliban na lamang sa Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Sa anunsyo ng naturang kumpanya na dadagdagan ng 3 piso ang kada 600 grams ng Tasty na Classic White Bread Loaf, kung saan mula sa dating 79 pesos, magiging 82 pesos na ito. 2 piso naman ang magiging dagdag sa presyo ng kada 400 grams ng naturang produkto na nagkakalaga naman ng 57 pesos mula sa dating 55 pesos. 52 pesos naman sa ngayon ang dating 49.50 centavos na presyo ng mas murang brand ng Gardenia na New Bake, matapos yung madagdagan ng 2 pesos at 50 centavos sa kada 450 grams. Magiging 55 pesos naman mula sa dating 53 pesos ang premium pandesal, habang 53 mula sa dating 50 pesos ang presyo naman ng Soft Delight pandesal na family pack. Ayon sa Gardenia Company, noon pang Hulyo nang huling nagmahal ang presyo ng kanilang produkto, kaya panahon na para magdagdag sila ng presyo dahil nagmahal ang maraming sangkap sa paggawa ng tinapay, kabilang na dyan ang trigo na ginagawang harina, ang sukal at ang asin. Sa ngayon, hindi muna itataas ang nasabing kumpanya ang presyo ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal dahil kabilang ito sa Basic Necessity and Prime Commodities ng Department of Trade and Industry o DTI na kinakailangan ng Suggested Retail Price of SRP, at dapat na may basbas ito ng DTI bago taasan ng presyo. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Trade and Industry sa mga manufacturer na magtataas ng presyo ng Noche Buena items. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni DTI Assistant Secretary Ann Claire Cabochan na minomonitor na nila ang bawat presyo ng mga produktong pang Noche Buena. Tinitingnan din anya nila kung may sapat na supply ang mga nasabing produkto dahil may posibilidad na tumaas ang presyo nito sakaling numipis ang supply. Naging sapat naman ang supply noong nakaraang taon, kaya tinitiyak ng ahensya na may parating pang stock. Pag-ikot po namin, pag nagmo-monitor kami ng mga basic necessities and prime commodities, tinitingnan po din namin kung meron po bang sapat na supply ng Noche Buena products. Kasi alam naman po natin na kung wala pong supply, chances are yung kung merong konti lang, baka nga magtataas ng presyo pag there's scarcity of supply. But if there's enough in the market, and malami po ang competitors. Yan po ang tinig ni Assistant Secretary Ann Claire Cabochan sa panayam ng DWIZ. Balita, torong lakas! Samantala, tinalakay na ng mga Regional Director ng Department of Labor and Employment at Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang hirit na panibagong dagdag sahod sa mga manggagawa. Kinumpirma ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na kabilang sa kinukonsidera ng RTWPB ang kapasidad ng mga negosyo na magbigay ng wage increase at consumer price index. Bukod niya sa aumento, maaari ring palawigin ng gobyerno ang subsidiya sa mga minimum wage earner sa gitna ng pagsipa ng 7.7% na
inflation rate nito lamang Oktubre. Tiniyak ni Legwesma na masusing pinag-aaralan ng wage boards ang umiiral na wage rates upang makasabay sa anumang developments sa sektor ng paggawa. Aminado naman ang Kalihim na sinimulan ng buksan ang naturang isyo sa private sector, pero kanyang nilinaw na ang minimum wage adjustment ay maaari lamang ipatupad isang beses kada taon. Hunyo nang ipatupad ang 14 na sa 14 na rehiyon, kabilang na dyan ang Metro Manila, ang dagdag sahod ng mga manggagawa. Inihirit naman ng ilang manggagawa ang kanilang pagnanais na bumalik sa work from home o hybrid setup upang makatipid sa harap ng nagtataas ang presyo ng bilihin at serbisyo. Kabilang sa nanawagan ang mga nasa business process outsourcing o BPO na idinadahilan ng lumalaki nilang gastos sa pasahe kada araw. Aminado si BPO Industry Employees Network spokesperson Mylene Caballona na halos lahat ng kanilang kasamahan ay nag-resign upang maghanap ng mga permanenteng work from home setup. Dapat anyang magkaroon ng dialogo sa pagitan ng mga employer at employees sa isyu ng hybrid setup, lalo para sa mga hindi talaga kinakaya ang magastos na pagko-commute araw-araw. Samantala, hinimok naman ni Labor Secretary Benny Legwesma ang mga employer na gamitin ang batas sa telecommuting na isa rin sa solusyon upang mabawasan ang bumibigat muling daloy ng trapiko. Dapat din anyang magkaroon ng malinaw na kasunduan sa pagitan ng mga employer at empleyado sa nasabing issue upang matiyak na magiging balanse ang interes ng mga negosyo at kapakanan ng mga manggagawa. Ay, ito ha, para sa mga nais maghanap ng trabaho sa ibang bansa. Dahil nangangailangan ho ngayon ng Israel at Saudi Arabia ng mahigit 1,800 Filipino workers sa hospitality at healthcare industries. Ayon sa Department of Migrant Workers, kailangan ng Israel ng 1,200 Filipino housekeepers para sa hotels at hostels na may starting monthly salary na 5,300 new Israeli shekels o katumbas yan ng 88,000 pesos. Kabilang sa qualifications ang pagkakaroon ng National Certificate o NC2 sa housekeeping, 25 anyos pataas yan at nakaiintindi at nakapagsasalita ng Ingles. Mahigit 600 nurses naman ang kailangan sa Saudi Arabia na mayroong starting salary na 4,000 riyal o katumbas yan na 62,500 pesos. Ilan sa mga kwalifikasyon, ang pagkakaroon ng bachelor's degree in nursing, lisensya mula sa Professional Regulation Commission o PRC at isang taong experience matapos ang board examination. Nanawagan naman ang libo-libong overseas Filipino workers o OFW sa pamahalaan upang pabalikin na sila sa Libya. Napadit na kasalukuyang umiiral ang deployment ban dahil sa kaguluhan sa nasabing bansa. Ayon sa ilang OFWs, panahon na para pabalikin sila dahil wala umano silang makuhang trabaho sa Pilipinas. Dagdag pa ng ilang OFW, mismong kasamahan na nila sa Libya ang nagsasabi na maayos ang kanilang kalagayan sa kanilang mga pinagtatrabahuhang kumpanya. Karamihan sa mga OFW sa Libya ay nagtatrabaho sa medical, oil at gas company. Samantala, sa iba pang detalye ng mga balita, nais magtatag ng Ukraine ang embahada sa Pilipinas matapos makita ng top diplomat ng Ukraine ang bansa bilang important player sa rehiyon ng Asia. Naipagpulong si Ukraine Foreign Minister Dmytro Kuleba kay Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na upang pag-usapan ang naturang plano. Ayon kay Kuleba, bagamat nakadepende pa sa dalawang bansa ang nagpapatatag ng embahada, ay handa namang sumulong ang dalawang panig. Nakatuwa naman si Kuleba sa pakikipag-ugnayan nito sa ating bansa hinggil yan sa kalakalan, people-to-people exchanges at ang digitalization ng ekonomiya at pharmacy.
Samantala, humihirit ng 23 billion pesos na budget ang Department of Environment and Natural Resources o DENR para sa taong 2023. Ito ay matapos ipangako ng kagawaran ang pangangalaga sa kapaligiran at likas na yaman sa susunod na 6 na taon. Ayon kay Environment Secretary Maria Antonia Yulo Laizaga, suportado nito ang layunin ng ahensya. Pinagtutunan din ng pansin ng DENR ang pagpapatibay ng kanilang climate risk lens sa national planning at mga pulisiya. Sinabi pa ni Loizaga na hahabulin din ng kagawaran ang konserbasyon ng mayigit 200 protektadong lugar at biodiversity, inland at wetlands at proteksyon ng 64 classified caves para sa biodiversity conservation. Prioridad din ng DENR ang pamamahala sa 33 maritime protected areas na layong suportahan ang fish productivity at biodiversity friendly livelihood enterprises para sa mga coastal communities. Samantala, muli namang binuhay ng Department of Trade and Industry o DTI ang bamboo handcraft industry sa Quirino, Isabela. Nabatid na ilang high school students at out of school youth ang nakiisa sa pagsasanay sa paggawa ng bamboo handicraft kahapon huyan sa pamamagitan ng Shared Service Facility o ang SSF program. Layunin itong buhayin ang mga aktibidad ng Quirinian Youth in Action o ang QYA na bamboo handicrafts making, mabigyan ng oportunidad sa kabuhayan ng mga residente at malabanan ang problema sa climate change, bunsod na rin ng COVID-19 pandemic. Samantala, aprobado na ng House Committee on Transportation ang panukalang batas para sa paglikha ng Maritime Industry Authority o Marina Extension Offices sa Cagayan Valley, Central Luzon at Mimaropa. Layo ng panukala na ilapit ang serbisyo ng ahensya sa mga marino. Ayon kay House Deputy Majority Leader at Marino Party List Representative Sandro Gonzalez, matutugunan ng panukala ang hiling ng mga Pilipino seafarer na nahirapan sa pagproseso ng kanilang mga dokumento. Samantala, umaayon ang panukala sa hangarin ng Administrasyong Marcos na mapagbuti pa ang pagbibigay ng maayos at dekalidad na serbisyo at maisulong ang maritime industry sa bansa. Ito, target tugunan ng OFW Party List Representative na si Marisa Magsino ang learning gap sa Information Communications Technology o ang ICT. Tinalakay ni Magsino sa isang pagpupulong kasama ang Department of Information and Communications Technology o ang DICT ang Courses for Literacy in Internet and Computer Knowledge o ang CLIC Project na may layuning itaas ang kalaman ng mga Pilipino pagdating sa digital skills. Iginiit ni Magsino na importanteng may sapat na kalaman ang mga Pinoy hinggil sa cyber threats at ang cyber safety. Samantala, isinusulong din ng mga babatas ang financial literacy para sa mga OFWs. Babalik po ang balita ang todong lakas. Balita, 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 todong lakas. Alas 4:36, nagbabalik po ang himpilang may todong lakas, ang DWIZ. At syempre, kami pa rin po ang inyong tagapagbalita ngayong araw. Ako po si Haya Ludivico. At ako naman si Jelly Mendez. Balita, balita, todong lakas! Ay, labas muna tayo ng himpilan. Alamin natin ang iuulat ng ating mga IZ Patrol reporters. DWIZ Patrol Report. Ika-10th ASEAN Sergeant Major Annual Meeting ang matagumpay na nadaos sa Vietnam. Ang detalyeng ihatid ni Patrol 11, Tina Nolasco. Matagumpay na nais na gawa ang ika-10th ASEAN Sergeant Major Annual Meeting o ASMAM na ginanap sa Foreign Relations Hotel, Hanoi, Vietnam mula ika-10 hanggang ika-11 na ng Nobyembre taong kasalukuyan. Dinaluhan ito ni Philippine Army Sergeant Major Chief Master Sergeant Rogelio Caakbay at iba pang mga Army Sergeant Major at ASEAN NCO leader mula sa mga bansa ng Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Myanmar, Malaysia,
Pilipinas, Singapore, Thailand at Vietnam, kung saan nagbahagi ng kanilang mga profesional na karanasan ang mga Army Sergeant Major upang mas mapagtibay ang relasyon ng mga rehiyon sa ASEAN. Habang iniulat naman ni Shipmaster Sergeant Kaakbay ang mahakbang kumpiyansa at inisyatibo ng Philippine Army sa ASMAM na higit na susuporta sa pagtutulungan at praktikal na kooperasyon para sa pinagsamang mga kakayahan at pagtugon ng militar. Ito si Patrol 11, Tina Orlasco, nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Balita, balita, todong lakas! Maraming salamat Patrol 11 Tina Nolasco. Samantala, dakuan naman natin ang mga ulat ng ating Metro Patrol reporters. Metro Patrol reports. Unahin na natin ang report na ihahatid ni Metro Patrol Mama Beth Samson mula sa Caloocan City. Mama Beth, good morning. Good morning, Jill and Haya. Kulong ang dalawang hinihinalang tulak ng illegal na droga matapos makuha na ng mahigit 149,000 pesos. Halaga ng Cebu makarang maaresto sa bypass operation sa Navotas City. Kinilala ni Navotas Police Chief Colonel Dexter Olaging ang mga suspect na sina Crisanto de la Cruz alias Chris, 57 years old ng Alacac Street Barangay Kaundaran at Michael Kona ng Tondo, Manila. Ayon kay Colonel Olaging, alas 12:55 na madaling araw nang magsagawa ang operatiba ng Station Drug Enforcement Unit sa pangungunan ni Police Lieutenant Luis Rufo Jr. ng bypass operation sa dalagang Bukid Street, Barangay NBBS, Dagat-Dagatan, Navotas, matapos ang natanggap na impormasyon hinggil sa pagbebenta umano ng Cebu ni De La Cruz. Nang matanggap ang pre-arranged signal mula sa isang police na nagsilbi bilang pusher buyer na hudyat na nakabina na siya ng Cebu kay De La Cruz, ay agad inaresto ang suspect kasama ang kasabwat nitong si Ko. Nakumpiska sa mga suspect ang 24 pieces na plastic shield sachet na naglalaman ng humigit kumulang 22 grams ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 149,600 pesos, 500 pesos marked money, 500 pesos recovered money at isang kotse. Naharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Metro Patrol Beth Samson, nagulat para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Balita, balita, todong lakas! Ay, maraming salamat, Mama Beth Samson, dyan sa Caloocan. At syempre, sa oras na alas 4:40, dakuan na natin ang ulat dyan sa Bulacan. Ihahatid dyan ni Louie Angeles. Kaka, good morning. Yes, good morning. Ang pamalang bayan ng San Rafael sa pangunguna ni Mayor Mark Cholo Villalago sa pakipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs ay magsasagawa ng passport on wheels para sa mga San Rafaelenyo sa December 6, 2022, at nagaganapin sa police sa Victory Coliseum sa naturang bayan ng sa San Rafael Governance Center sa Barangay Sampaloc mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Para sa mga nais kumuha at o mag-renew ng passport, una ay magtungo sa office ng Office of the Mayor sa second floor ng pamahalaang bayan para sa slip upang magkaroon ng application form. Ikalawa, ay kailangan magtungo sa Municipal Civil Registry Office na sa ground floor at ng bahay upang dumaan sa orientation patungkol sa pre-application ng screening at gayon din sa checking ng mga requirements. Ang sa nasabing tanggapan din ay isubmit ang mga accomplishment application at kasama ang documents requirements mula November 9 hanggang November 25, 2022. Yan ang ating update mula rito sa San Rafael, Bulacan. Ito si Metro Patrol, Luwelos Tugulat, sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Balita, balita, todong lakas! Maraming salamat Metro Patrol Louie Angeles. Samantala, alamin na natin ang presyo ng mga bilihin dyan sa Morong Market mula kay Metro Patrol Tata Ray Abelia. Tata Ray, magandang umaga. Salamat po Jelly and Naya. Mataas na mga pangunahing presyo, kabayan.
Wala na nang sa presyo ng gulay ay ang siling labuyo, ha. Ang siling labuyo, 600 na ang kada kilo, ha. Sa talong naman, 100. Ang palaya, 130 na ang kada kilo. Ang carrot naman, 160, ano. Ang sayote, 50. Cauliflower, 250. Patatas, 100. Ang chicharo, 300 ang kada kilo, no? Sibuyas sa puti, 220. Sibuyas sa pula, ay 250 na. Ang kamatis, 80. Tambawang naman, ay 140 na ang kada kilo. Lamang dagat tayo, ang bangus naman ay 240, ano? Tilapia, 140 ang tilapia, gigi o galonggong, 260. Ang alimasag na malaki, 500, ano? Ang tamban, 100. Ang tulingan, 200. Tambako, 220. Dili, 180. At ang lapo-lapo naman ay 400. Sa baboy naman po tayo, 320. Ang laman, buto-buto ay 300. Well, ang presyo ng baka, 380. Sa buto-buto naman, 350. At ang manok dito ay mababa, 180 ang kada kilo. Yan ang bantay presyo sa Murong Public Market sa lalabigan ng Rizal. Tamito Patrol, Tatay, Aragones, Abelian Agol, siyempre lang may tudulakas, DWIC. Balita, tomong lakas! Maraming salamat, Tata Ray Abelia, dyan sa Murong Market. Sa oras na alas 4.44, dako na natin ang ulat sa probinsya. Ronda, probinsya! Hanapin nga natin dyan ang sitwasyon sa Mabalacat. Ang detalye nga hatid yan ni Kuyang Rod Izona. Maganda umaga, Kuyang Rod. Good morning. Hindi lamang pagpapalobo at pagpapaunlad ng industriya sa Clark Economic Zone ang tinututukan ng lokal na pamahalaan ng Mabalacat City sa Pampanga. Prioridad pa rin ni Mayor Crisostomo Garbo ang pagsasaka at pagpapaunlad ng gulayan sa barangay. Pinakahuling biyayang kanilang ibinahagi sa mga magsasaka ay ang dekalidad na binhi, certified seeds, kung saan 290 mga magsasaka ang binigyan ng certified seeds sa ilalim ng RCEP program na mahagi ng 916 na sako ng rice certified seeds na magagamit ng mga magsasaka ng Mabalacat ngayong panahon ng dry season. Ayon kay Mayor Garbo, bukod sa mga magsasaka ng palay, patuloy nilang pinalalawak ang gulayan sa barangay kung saan ang mga idle lands na hindi nagagamit ay kanilang pansamantalang ipinagagamit sa mga vegetable farmers at mga kasamang mga kooperatiba para sa masaganang gulayan ng lungsod. Rod Eason, para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Maraming salamat, Sir Rod Eason. Samantala, dumako naman tayo sa lalawigan ng Bicol. May balita mula dyan si Melvin Machado. Melvin, maganda umaga. Melvin? Alright, babalikan natin ang report ni Melvin Machado. Samantala, hello? Upang mas mapalawak ang pagbibigay ng impormasyon at maipalam sa publiko maginagawa ng Camarines or Second Provincial Mobile Force Company, inilunsan itong nakarang Sabado ang kanilang official publication na PROMD na ang ibig sabihin ay police kasunog na responsable, organisado, maasahan, disiplinado at may integridad. Ang naturang programa ay pinangunahan mismo ni Police Lieutenant Colonel Rodel Piscuela bilang Force Commander at Company Advisory Group sa pamumuno naman ni Attorney Antoinette Berinia Banse. Umaasa si Police Lieutenant Colonel Rodel Piscuela na sa pamamagitan nito ay mas mapapalawak ang makakaalam at makakaugnay nila hinggil sa kanila maginagawa at tuloy mahikayat na patuloy suportahan ang Philippine National Police sa Camarines Sur. Mula sa Camarines Sur sa Bicol, Melvin Machado, nag-uulat sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Ay, maraming salamat Kuyang Melvin Machado dyan sa Camarines Sur. Eto, alamin nga natin ang inaabangan ng ating mga Bataan viewers dyan, ang ating Bataan listeners. Ihati dyan ni Kuyang Jun Bringula. Kuyang Jun, maganda umaga.
Magandang umaga harapang ipinagpagpul si Consial Reggie Santos, chairman ng Committee on Justice sa Sangguniang Bayan ng Hermosa dito sa Bataan. Mga mamahalin pong mamaya na nagkukonverso sa pina mga lupain sa Barangay Sumalo. Ginawa ito ni Santos sa harap mismo ng mga residente ng Sumalo sa nakarang hearing sa sessioner ng Sangguniang Bayan na ginanap sa munisipyo ng Hermosa Bataan. Ayon dito kay Santos, ito po yung mga mamahayan natin. At dito po yung mga mamahayan. Para bigyan din natin ng respeto, hindi natin sila kailangan po siya mag-isa. Dito lang po natin pinapayaran. Dito po namin yung usap ako, nahiya ko po isa sa mga ugali natin. Dito po tayo sinasabi ng mga po na natin para maging bagus. Dito po natin po yung mga tatang mga ano pa ba natin ito po sa ako, pero sabi ko, bigyan po natin na respeto yung dapat bigyan ng respeto. Nakatakan po ako pag nalalaman ko yung kapilang party yung sinigawa, yung kapilang party yung sinigawa. Kami na po siya, hindi pinaparty. Pero parang po nang trabaho kami, gala na ako, hindi ko po na respeto. Kung kami ka, hindi niya kaya respeto eh. Saan po ito mga mamahayin na to? Sila po yung nakalaman sa mga tunay na balikan. Kinig ni Consial Reggie Santos ng Hermosa Bataan. Tunumbing ko yung nagulat sa impila ng Atoto Lakas, DWIC. Balita, Torong Lakas. Maraming salamat, Kuyang June Bringola, sa iba pa nating mga balita. Preventive Healthcare at Digitalization. Ito ayon kay dating Bulacan Governor at Public Health Advocate Roberto Obet Pagdanganan, ang mga kinakailangan para matugunan ang mga pangunahing concerns sa healthcare system ng bansa. Ang preventive healthcare at digitalization anya ay napatunayang epektibo sa Thailand at maging sa Malaysia na kapwa mayroong maayos na healthcare systems. Sa kanyang talumpati sa idinaos na 47th Annual Convention ng PCHA o Philippine College of Hospital Administrators, binigyang diin ni Pagdanganan, chairman ng e-health core, ang pangailangang mabawasan ang anyay out-of-pocket expenses na nagpapahirap sa milyon-milyong pamilyang Pilipino. Mahigpit ding isinusulong ni Pagdanganan ang agarang implementasyon ng Universal Healthcare Act at pag-upgrade sa mga ospital sa bansa upang makaabot sa global standards at maging competitive sa yumayabong na medical tourism market na tinataya ng Fortune Business na nasa $14 billion noong 2021 at inaasahang papalo sa $53 sa 2028. Kasabay nito, nanawagan din si Pagdanganan sa agarang pagkilos para makontrol ang pagkalat ng tuberculosis na ikatlo sa mayroong pinakamataas na kaso ng nasabing sakit sa buong mundo noong 2020, batay na rin sa report ng WHO o World Health Organization. Si Pagdanganan na angkor ng DWIZ program na Obet Pisa IZ ay humarap sa mahigit 500 healthcare administrators sa buong bansa kung saan tinalakay nito ang usapin ng transformational governments in Philippine healthcare system. Samantala, epektibo na ngayong araw ang adjusted mall hours sa Metro Manila upang maibsan ang inaasahang pagsikip ng daloy ng trapiko habang papalapit na ang Christmas season. O, yung mga mahilig maggala dyan ay mga kabataan. Ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Romando Ortez, mag-ooperate ang mga mall mula alas 11 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Dati ito ang alas 10 yata, meron alas 8 ng gising. Bukas na yung mga establishmento. Hindi naman kabilang sa pinalawig na operating hours ang mga supermarket at restaurant. Una nang inihayaga ng MMDA na inaasahang darami pa ang mga magre-revenge shopping 40 araw bago magpasko, lalo sa mga mall sa kahabaan niya ng EDSA na magpapasikip ng daloy ng trapiko. Magkakaroon naman ng libreng sakay sa EDSA Bus Carousel ang Department of Transportation o DOTR na magsisimula sa December 15 at magtatapos sa December 31. Ayon kay Transport Secretary Jaime Bautista, magsisimula ang libreng sakay alas 11 ng umaga na tatagal hanggang alas 11 ng gabi.
Sinabi pa ni Bautista na layunin ng naturang programa na matulungan ang mga commuter na mapagaan ang kanilang gastos munsod ng mataas na presyo ng pagkain at gasolina dahil sa inflation. Matatanda ang naglaan ng 1.4 billion pesos na pondo ang Department of Budget and Management para suportahan ang naturang proyekto bago matapos ang taong 2022. Balita sa ibang bansa. Alamin na natin ang balita sa ibayong dagat, ihahatid ni Jen Patrolya. Jen? Patay ang 20 individual matapos mahulog sa kanalang isang minibus sa Northern Egypt. Ayon sa mga otoridad, 8 pa sa mga pasahero ng minibus ang sugatan at patuloy na nagpapagaling sa ospital. Base sa nakuhang investigasyon, gumamit umano ng cellphone ng suspect habang nagmamaneho na hinihinalang nasa ilalim din ng impluwensya ng illegal na droga. Sa ngayon, inaresto na ang driver ng minibus at nakatakdang isailalim sa preliminary drug test. At yan ang balita para sa Ibayong Dagat. Ako po si Jen Patrolya. Sa Sports! Alamin na natin ang detalya ng sports news mula kay Allen Ibanez. Nag-uwi ng gintong medalya si Olympian medalist Carlo Paalam matapos sumabak sa Asian Women's and Men's Elite Boxing Championship na ginanap sa Amman, Jordan nito lamang Sabado. Sumungkit ng karangalan si Paalam para sa Pilipinas sa pamamagitan ng split decision laban kay Mahmoud sa Beer Can ng Kazakhstan sa ilalim ng Men's Bantamweight Finals. Nabatid na umiscore si Paalam ng 30-27 mula sa hukom ng United Arab Emirates, 29-28 mula sa mga hukom ng Slovakia, India at Ireland. Habang ang judge naman mula sa Italy ang tanging nagbigay ng 29-28 na score na pabor sa katunggali ni Paalam. Matatanda ang una ng pinatumba ni Paalam sa semi si Sanchai Sadakmatov ng Kyrgyzstan na nagresulta para siya ay umabante sa title clash. Para sa sports news, ako po si Allen Ibanez. Sa entertainment at trending news. Natin ang latest sa showbiz, iati dyan ni Joanna Luna. Joanna. Humingi ng paumanhin sa publiko ang Miss Planet International Organization makaraang iurong ang petsa ng nasabing kompetisyon. Matatanda ang una ng nanindigan ng organisasyon na kanilang itutuloy ang kompetisyon na gaganapin sana sa November 19 sa Uganda pero ipinospone ng worldwide competition. Nabatid na bigong ilatag ng organisasyon ang mga requirements. Dahilan kaya inilipat sa January ng susunod na taon ang pageant na gaganapin naman sa Kingdom of Cambodia. Nagpaabot ng dispensa ang Miss Planet International Organization sa mga delegada at sa kani-kanilang team dahil sa abalang idinulot ng kanselasyon. At para sa Balitang Showbiz, ako po si Joanna Luna. Balita, tong lahat! Hoy, maraming salamat Joanna Luna, ang ating showbiz reporter partner. Para sa ano natin, karagdagan pa natin mga balita, saan ba tayo dapat bisitahin pa ng ating mga viewers? Ayan, bisitahin niyo po kami sa aming website na www.dwiz882am.com at sa aming Facebook page at YouTube account na DWIZ882 at DWIZ On Demand. Sabayan din tayo napakikinggan sa lahat ng Aliw Broadcasting Corporation, provincial registration nationwide, kabilang na dyan ang DWIZ 89.3 FM Dagupan, ang DWIZ 94.3 FM Palawan, andyan din ang ating 92.3 Home Radio Legazpi, 95.1 Home Radio Naga, ang 98.3 Home Radio Gensan, nandyan din ang 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, at syempre ang 89.5 Home Radio Iloilo, at hindi pa tatalo partner ang 98.7 Home Radio Davao. At tayo po ay napapanood din via test broadcast sa Digital Free TV Channel IZTV at available rin po kami sa Digital TV Devices at TV Receivers. Iscan lamang po ang inyong Digital TVs at Digital Channel Boxes upang mapanood ang IZTV. At syempre, batiin na natin partner. Teka muna, ilang days na lamang ba partner? Ito inaabangan to ng mga kabataan, ng mga bata eh. Ayan, papalapit na nga partner. Mm-hmm. Nang papalapit ang inaabangang araw ng mga bata, syempre partner. Syempre 40 days na lang bago ang Christmas. Namamas ko po! Agoy, mag-bless tayo kay Ninang Haya dahil galante ang Ninang Haya. Ayan, wala na po talaga. Wala na.
At partner, batiin na muna natin ang ating mga listeners. Ayan, syempre, unahin ko na partner si Mark Pontalba, si Tita Ems at si Kuya JC. Syempre, happy Monday. Andyan din si Norly Santos na araw-araw nakikinig sa atin. Si Papa D. Washington, si Sermon at Yenza. Andyan din si Lino Sino sa Riyadh, Saudi Arabia. Si Roberto Clemente sa Kalumpit, Bulacan. Andyan din si Carding Domingo. Si Roberto Briones dyan naman sa Santa Maria, Bulacan. At si Rene Cervero nakikinig din sa atin. Hoy, syempre, batiin ko lang din to. Si Angel Balagda, sabi niya, magtanim na lang daw ng gulay, lalo na ang sili dahil napakamahal. May point naman talaga siya, Mr. Angel Balagda. Si Chuask, maraming salamat. Jeanette Norsho, nakikinig din si Miss Tizen Beroman, Orani Bataan, Nora Liton. Andyan din si Arthur Roll, o Arthur Roll, hindi ko lamang alam kung paano i-pronounce ang pangalan niya. At syempre, maraming salamat din si Marcelino Mojica, maraming salamat. Andyan si Ramon Abadillo. At ito si Miss Andy Andrea Jong ng Japan. Si Marites Kondo, si Tatsuki Chiba nandyan sa Japan. Nakikinig din partner si Miss Annette Alegre din ng USA kasama si Nelson Malinaw. At syempre, sino pa partner? Ito partner si Mirna Paderes Gusi. Mm-hmm. Nandyan din si Jeanette Norsho at si Chu Ask. Nakikinig din yan sa atin. Mm-hmm. At si Sir, si Kuyang Jun Baringulao, nakikinig din Oy, sa atin. Ang ating reporter sa Batangana, laging inaabangan yan ni Miss Andy. Andyan din at nakikinig si Anthony Abrina ng Davao City. Maraming salamat sa walang sawang paikinig. Marcito Mapili, good morning daw Ma'am Haya, Ma'am Jelly, and to Engineer Wener Contihino and to all staff of DWIZ, stay safe. Sa inyo din po ha, dyan sa Onjonga na Romblon. Ayun, maraming salamat ha. And dyan si Gary Ramos ng Malabon. Thank you din sa paikinig. Si Coco Martin, Derek Mateo ng Kimchi Land, kasama dyan si Clydel James. Si Maria Leda Fuentes, thank you din po ha, sa inyong message. Ha. Yan Ayan, po ang maraming salamat sa po. Amin. Maraming salamat din. Si Vani Natividad Niño, Norly Santos ng Maynila. At syempre aking mama, Mama Lenny, at sa Pamilya Valle sa Cavite partner. Boss Jeff Jefferson Manalo at syempre si Tita Edna Junio ng Marikina, ang aking tita, Tita Rebe and Tita Early. Ingat palagi ah. At sumayin niyo po, eto. Sumayin niyo po mas totoong lakas. Teka muna, pasalamatan muna natin ang bumubuo sa ating himpilan, sa ating istasyon. Ang pangunayan ng ama ng ating himpilan, si Boss Edgar A. Cabangon. At sa aming tech on duty na si Engineer Daniel Tenco at Engineer Wener Contihino. At syempre, nandyan din ang ating news writers, si Jen Patrolla at si Drew Nasino. Sa ating social media writers na sina Allen Ibanez at Joanna Luna. Sa ating communication assistant, si ating Yasmin Pantalyon at sa ating piloto, si Kuyang John. At sumayin niyo po mas todong lakas sa pagbabalita na inyong napakinggan sa buong bansa at sa buong mundo. Muli ako po, si Haya Ludivico. At ako naman po, si Jelly Mendez. Samahan niyo po kami ulit bukas sa Balitang Sigurado. Tapat na serbisyo. Sa komentaryo numero 1 at abangan ang susunod na programa na Ratsyada sa Umaga kasama dyan si Kuyang Drew Nasino. Magandang umaga at maraming salamat. Balita, 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 balita.